channel. Maridal'Z Vlogs here. Yeah, ito ay papakita na naman natin how to cook another recipe for the pork pata. Ito ay pata ng baboy, guys. And ito nga ang ating mga ricado. At ito pa ang ating sauce, okay? So, wala tayong gagawin, guys, kundi i-fry lamang natin ng konti ang mga ricado at isangkot siya ang nilinis na nating chop na pata ng baboy at ilagay na natin ang sauce na ito. So, that's all, guys. At patuloy lang natin siyang i-simmer. So, ganyan lang ang proseso niya, guys. So, make sure na malinis ninyo ang inyong pata. At ito ay nilinis ko siya, guys. Binoil ko siya ng konti. Nilagyan ko siya ng vinegar and salt. Yun po yung pinanlilinis ko at pinanghalis ng amoy ng pata ng baboy, okay? So, vinegar, guys, don't forget. Vinegar is very, very effective na mag-alis ng mga lansa kahit ng mga anong klaseng karne, okay? Yan, guys. So, nalinis ko na. Ready for sangkot siya na siya. At ito naman ang ating mga ricado. So, we will need bay leaves, guys. And of course, ilang piraso ng bawang. Huwag nyo na siyang i-chop, guys. At of course, we need some onions. Kahit na anong kulay, guys, ay pwede. Okay? And some slices of ginger. Kung gusto nyo ng mas marami, okay rin, guys. Okay? And of course, guys, maglalagay tayo ating turmeric, guys. Okay? So, maglalagay lang ako ng konti lang. So, almost 1 teaspoon. That's enough, guys. Kasi ihahalo lamang natin. And of course, guys, ito ay not sponsored, okay? So, but I will surely show you na rin para naman alam niyo kung anong klaseng marinade ang inyong gagamitin. But this is not sponsored, guys, okay? Bekenemen, Bekenemen Likamki, okay? Yan. So, itong bilhin nyo, guys. All-purpose marinade. Kahit anong klaseng karne, guys, ay masarap siya. So, it was so happen na chicken lang nakalagay dito, pero pwede siya sa pork, guys. Okay, yan ang gagamitin natin. So, yan. So, standby, guys, dahil igigisa na rin natin, sasangkot siya natin ang ating pata ng baboy at ang ating mga ingredients. Ayan, guys. So, sa kabilang banda, tayo ay nabobol na ng soup at tayo naman ngayon ay mag-start na isangkot siya ang ating ricado para sa pata ng baboy. So, maglagay tayo ng kunting mantika, guys. Ayan. So, kahit na anong uri ng mantika. Ayan, mainit na ang ating mantika, guys. And so, ilagay na natin ang ating mga ricado. Ayan. Medium fry lang, guys, para hindi masunog ang inyong mga ricado, okay? Yan, so ilagay muna natin sabay-sabay na yung tatlong ricado natin. Ayan. Ayan, so ilagay na rin natin ang ating bay leaf. Yan, para lumambot na rin siya sa mantika. Ayan. So, in a moment, guys, ay ilalagay na rin natin ang ating pata. Ayan. Ilagay na natin, guys. Okay? Kamayin ko na, guys. Kamayin nyo na lang. Huwag ninyong ilagay na biglaan kasi baka titilangsikan kayo, guys. May mantika siya. Ayan. Ayan. So, sangkot siya nyo lang, guys. Yan, masarap kasi ang karne na naisangkot siya muna. Ayan, guys. So, okay na to. Yan. Hindi naman kailangan, guys, na yung brown na brown siya. Then, ilagay na rin natin, guys, ang ating... Ayan. Ito na yung sauce natin, guys. Yung likamki. Magtakal lang kayo ng kalahating bowl, okay? So, ilagay na natin.
and 500 ml na water. Ayan siya guys, so, yeah. So, hahayaan lang natin itong mag-boil guys. And of course, ilagay na rin natin ang ating turmeric. Ayan. Ayan. Ayan guys, and so tatakpan na natin siya and let it boil for medium fire only guys. Or kung gusto nyo slow. Yung very low lang. Ako, ilagay ko lang siya sa low para naman, ayan. So, habang nagbo-boil siya, pwede na akong magtrabaho, guys. Ayan. So, back to you later, guys. And check din na. Ayan ang ating pata. Still simmering, guys. We will simmer this until wala na siyang gravy. Yeah. Then later on, we will put some rock sugar. A little bit of rock sugar and some black ground pepper. Okay guys, so we'll just continue. Guys, let's check, okay? Ayan. Ayan guys, so lagyan na po natin ng ground black pepper. Then, we will boil or we will simmer about another half hour, then later we will taste it, at lalagyan na natin siya ng rock sugar. Actually guys, this is a little bit sweet already, kasi yung marinade na yon ay meron na siyang sweet taste. Ayan, so patuloy lang natin i-simmer guys, ayan. Ganyan siya para yung pagkaluto niya ay, ayan, ang sarap-sarap niya. Ayan guys, so ganyan lang ang pagsisimmer natin. Unti-unti para naman balance yung kanyang pagkaluto at hindi mabigla. Guys, ito na. Ayan, alam nyo guys, tinry ko na ang skin niya, is very soft na siya. Iba talaga siya guys. Madali pa siyang maluto. Hindi katulad ng mga normal na mga nabibili mga karne ng baboy. Masarap talaga yung karne niya, guys. Kahit mahal na ang sarap ng karne niya. So, ngayon nga, guys, dahil almost done na, lagay na natin ang ating rock sugar, okay? Ayan. Kasi i-off na natin siya, guys. Ayan, so nalagay na ang kanyang rock sugar. Ayan. So simmer natin ng very very low fire. Then after 10 minutes guys, pwede na natin siyang i-off. Ayan.